Yan, matagal-tagal po hindi nakapag-upload, medyo busy. Para sa mga nagtatanong po, itong video na to ay tungkol sa Gapi Fry. Pero hahatiin ko siya sa tatlong segment. Una, bakit hindi nalaki yung Gapi Fry? Ano yung diet para mabilis lumaki? Ano yung ginagawa namin? At bakit yung iba ay namamatay ng fry? At sana makatulong sa inyo itong video na to. Unahin natin to na bakit hindi nalaki yung Gapi Fry nyo o natin. Tapos, ito yung mga common na dahilan. Sa mga expert naman dyan, kung may masasuggest pa kayo, pwede kayo mag-comment para tulong na din sa ibang hobbies na katulad natin. Okay, ang pinaka-common na dahilan kung bakit hindi nalaki yung mga fry natin ay kapag kulang sa nutrisyon. Kunwari, hindi nabibigay ang tamang pangangailangan. Posible mabansot o kaya maging mabagal yung paglaki ng fry. Magandang diet ay mga quality foods. Sa next video, i-share ko sa inyo kung ano yung diet ng mga gapi ko. Kaya ayun, ito yung mga fry ko. Tapos, sunod, number 2 ay overcrowding. Pag sinabing overcrowding, masyado silang madami sa isang lalagyan. Ang tendency nun ay mag-aagawan sila sa pagkain, hindi makakain lahat, hindi makakagalaw ng ayos. Pag mas madami, kaunti lang yung water level, mas mabilis dudumi yung tank, mas mataas ang chance na masira yung balance ng tank, kaya possible na magkasakit yung mga fry natin, gaganon. Pero mayroon namang solusyon dyan pag overcrowding, share ko din sa next video, pero medyo mas matarbaho lang siya. Okay, next ay yung hinahalo natin yung magkakaibang edad ng fry. Kunwari, yung maliliit na fry, hahalo natin sa mas malalaki, o kaya kasama pa rin ng mga magulang nila. Pag ganun kasi, magkakaibang edad ng fry, syempre, yung maliliit, hindi kaya makipagkumpetensya doon sa malalaki. Kaya tendency, lalong may iwan yung maliliit. Tapos kasi hindi sila makakain ng maayos eh. Tapos ang last ay syempre pinaka-importante, water quality. Pag mas maganda o mas healthy ang quality ng tubig natin, mas mapapabilis ang paglaki ng fry. Pinaka-importante yung mag-water change kahit 1 to 2 times a week depende sa dami ng isda sa tank. Malaki ang nagagawa ng water change sa tank kasi nababawasan nito yung mga paglago ng harmful elements tulad ng ammonia, nitrite, na may maintain nito ang balance ng tank. Kaya ugaliin lagi mag-water change at... Shoutout po! Shoutout kay Supreme Gapi, kay Arturo Lantano, kay Jason Nalam, kay Gapi Rides, kay Kian J. Amancio, kay John John Constantino, kay Pro Zero, kay Jomar Ponce, kay Crown Tail Half Moon, kay Sir Murphy Miguel Basilio at kay Hobby Acquired TV. Yan, shoutout sa inyo. At yun lang po, sana may natutunan kayo sa video na to. At sa susunod na update na lang ulit, maraming salamat sa mga nanood at stay safe, God bless.